lahat, bro JD, ano effect ng evil eye sa bahay o sa pamilya? Brother Bobby, ano daw epekto ng evil eye sa bahay o sa pamilya? Brother Bobby? Ano? Kag-ay? Evil eye, evil eye. Alam mo yung evil eye? Anong ibig sabihin nun? Practically, anong... Amulet yan siya, Father Bob, na... O kung pisin na amulet na, o yung mata. Mata ni... sinasabi na mata ni Jurus daw yung Ahurus. Akultisin yan? Triangle, parang ano? Oo, yan. Eye of Horus. Yes. Ano yan? Hindi yan ang evil eye, parer. Yung triangle na anting-anting, hindi yun. Ipagkita ko na lang yung ano, itsura ng ano, ng evil eye. Ano. Hindi ko masyadong ano yan. Ano to eh, kumalat to sa ano, sa bangketa. Ito, pagkita ko para may idea si Pare Bobby. Baka mayroon siyang ano rito, masasabi rito. Charge. Oh. Ito, Brother Bobby, o yan, oh? Charge. It's silver. Ito. So, okay. So, lahat ng mga amulets, may ano yan siya, preternatural power. No? Kaya, that belongs to the superstitious belief. No? So, iwasan, hindi, tangkilikin, dahil ano yan, mga may magnetic power sila para maano yung ano yung demonic power, no? Kaya kasama na rin yan sa mga klase-klaseng amulets, no? Mga that belongs to the superstitious belief. Kaya sino yung naniniwala sa kapangyarihan yon, ibig sabihin na naharas tayo, naharas kayo, no? So wag, dapat iwasan 'yan. Meron tayong ano, yung Holy Cross na dapat nating dalhin, no? Tapos pati yung Holy Cross, ang karamihan sa atin ginagawang amulets. Mali na 'yon, no? Dapat ang dadalhin natin sa ating katawan ay crucifix, hindi lang cross. Kasi magiging amulets din 'yan. Magiging superstitious belief din yan. Tapos, dinadala natin ang cross, dinalagay natin sa ating katawan, not because in the name of protection. Kasi pag sabihin natin ganon, talagang ginagamit natin ang cross parang pang sangga lang o pang ano, bilang protection sa mga demonic harassment. Pwede rin yun, pero hindi ganyan. Ganon, mga kapatid. No? Una sa lahat, dalhin natin ang cross ni Jesus para ating i-testify, kagaya ng ang obispo, di ba? Ang papa, mayroong cross. Hindi ibig sabihin na para maproteksyonan sila. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ano kaya? Witness ka ni Jesus, di ba? We are, ano, boasting the cross of Jesus Christ, which is the power of God is within, no? That is why we believe in the cross of Jesus Christ as to testify, no? Okay, ganun din yan. Yung mga ganun, o cross, o pag ano, paglagyan mo ng mga paniniwalang iba na, hindi na yung katoliko. Brother Romer, so dagdagan mo na. Brother Romer, ng bukid nun. Ano daw epekto? Ano daw epekto? Nakapag-read ka ba kanina? Wala. wala pala. Kaya pala, hindi ko na naalala. Sige, greeting ka muna. Then, sagutin mo yung tanong. Okay. Ano daw epekto ng evil eye sa pamilya at sa bahay? Okay, ang epekto ng evil eye sa pamilya, kapag ka meron ka niyan, ang nangyayari po, palaging magagalitin. Kasi meron kami dito, napasa yan sa akin na pasyente, yung mata niya talaga, grabe yung mata niya na parang ano ba yan sa Tagalog? Parang sama ng tingin ba? Parang grabe yung, parang sharp yung tingin niya. So, kalamitan na mga merong evil eye or evil eye yung sa mga anting-anting na yan, nagdadala yan ng curse. Kasi ang kalimitan yan sa mga evil eye na merong spirits of evil eye, yung demonyo na yan, kalimitan ng kukulam. Sila yung grabe yung
ano, grabe yung curse na dala nila, kahit na magsalita sila, "Hoy, wag ka dyan, baka maano ka, baka malaglaga," ganyan. Grabe yung agad-agad totoo talaga ang mangyayari sa sinasabi niya, yung sabi niyang usog, mga ganyan. So, wag dyan, mga ganyan. So, curse pala yan. So, ano ang epekto sa pamilya kapag ka meron ka niyan, yung mata na niyan, magkakaroon po kayo ng ano, yung sa buong pamilya, yung away. Yun talaga yung division sa pamilya. Kasi delikado po yan kapag ka meron kayo, kasi grabe ang curse na dala ng mga agimat na yan. So, ang gagawin po natin, i-break po natin yan, i-renounce po natin yan, kasi ang dami po natin ngayon na mga religious article na merong evil eye. Yung mga rosary na akala mo ay simple na beads lang na merong decoration na may bilog talaga dun sa ano, yung sa beads, kalimitan yan, ang intention ng nagawa niyan is evil eye. So hindi mo yan maagad mapapansin kasi nakatago siya, hidden siya. Kaya nga sa kalimitan ng meron ng mga rosaries na merong evil eye na design, masakit talaga yung ulo nila. May naano ako din, na-encounter ako na madre na nagdarasal siya ng rosary na mayroong evil eye. Nagtataka siya bakit palaging masakit yung ulo niya. Dahil pala yun sa curse na dala ng evil eye dun sa bead sa rosary. So, ganun pala ang tinitira talaga nila is yung buong ulo. Yung sa evil eye, yung sa mata nga, makikita mo yan. Kahit na yung mga ano, yung mga tao na ang daling makausog, yung sabi na, daling makausog, daling matutuo yung curse. Yung mga mata niyan, noong una, nung na-oppress pa ako, madali ako makadetect ng mga ganyan. Pero ngayon, hindi na, kasi tanggal mo yung oppression. Alam namin yan, kasi experience din namin yan, na-liberate kami dito sa Exorcism Deliverance Ministry. Hindi man rin namin, hindi man din kami nag-apply dito sa team, kasi bawal man yung mag-apply ka, hindi naman to trabaho. O diba? Inano lang kami, yung tinawag lang kami ng pare na ano sa Exorcism and Deliverance para tumulong. Hindi talaga yung intention namin para sumali dito. Takot nga ako noon. Pero nung na-liberate ako sa mga ganyan, madali ako maka-detect kung sino ang may mga evil eye. Oh, dahil doon sa divination. Connected din yan sa divination. So, yun po, palaging magagalitin, palaging irritable, magtanong lang yung asawa mo, yung mga anak mo, mataas na yung boses mo, nagdadabog ka na, halos hindi ka na makausap kasi takot na yung pamilya mo sa'yo. Yun po ang epekto. Yun po ang epekto ng evil eye. Kaya po, sa atin na sa pamilya, ang pinaka-importante po talaga is conversion. Ipakita po ang love sa buong pamilya. Kasi pagkawala po kayong love doon sa family ninyo, tapos meron na kayo, contaminated kayo sa evil eye, sigurado, mawawasak talaga ang pamilya dahil lang doon. Sa galit, grabe ang galit, grabe ang envy, mga ganon, ma-separate talaga yung pamilya. Kaya marami ngayong nagwatak-watak na pamilya. So, yun lang po, bro. Back to you, bro, Jando. Bedroomer, bro. Connected to sa topic mo, bro, pakisagot na rin to galing kay Brother Amy Kalimlim. Sabi niya, Sister Amy Kalimlim, "I have a friend who has a lot of different crystals bracelets including an evil eye. I told her to refrain from using them because they attract evil spirits. She said she wears them for fashion. Brother Junday, do those bracelets somehow affect my friend though she wears them for fashion only, bro? Romer, nakaka-apekto ba daw yung mga bracelets, crystal bracelets ng kanyang kaibigan at including na yung evil eye kahit na yung intention lang ng kanyang kaibigan is for fashion only, bro? May epekto pa rin daw ba sa kanya yan? Meron pong epekto kahit na nga yung ano baliktara na cross, kahit na yun, yung parang San David na sa harap may image, doon sa kabila may image. Hindi pa to na-experience ng ibang mga exorcist. Dito sa amin, kahit na yung mga ano, yung simple jade, yung akala mo, ano lang, okay lang, mga jade na bracelet, yung mga parang evil eye, parang dragon na ano,
dragon yung ano, yung mata, tapos yun nga yung mga yung piyaw, kasama na yan eh, yung piyaw kasi yung dragon, yung evil eye. So meron bang epekto? Meron po. Kasi meron dito na ang tagal namin na deliverance, hindi pala namin alam na yung ano, yung bracelet niya, meron pa lang yung evil eye. Nung tinanggal, naimasmasan. So meron ding isa na deliverance dun sa bahay, yung ano nila, upuan, kasama na yan eh, yung evil eye sa dragon eh, kasama na yan. Merong dragon na nakaukit dun talaga sa ano, sa mismo na upuan. Nung deliverance, grabing react, halos na lulutang pa, grabe, hindi talaga mahimasmasan. Nung pag-check namin dun sa upuan, halang may dragon, nung nilipat namin, nahimasmasan siya. So grabe pala ang epekto sa mga ganyan, kahit na for passion lang, kasi yung intention kasi sa nagawa is valid. Yung intention na is to curse someone na nagano na gumamit ng mga ganyan, talagang maapektuhan. So magtataka ka na sa kaibigan mo nung una ang bait-bait, pero nung nagsimula na siya ng mga ganyan, irritable na at saka magagalitin, halos na hindi mo na makausap. Maraming apekto doon sa buhay nila sa mga ganyan na mga paniniwala, kahit na for ano lang to, decoration lang to, hindi po. Kasi once na meron kanyan, affected ka kahit na yung friend mo. Kasi kapag napumunta sila sa bahay, yung mga yaya na merong mga ganyan doon sa pamilya, pumunta sa pamilya, apektado pa rin kayo niyan dahil sa dala nila na curse, yung sumpa. Tapos wala tayo sa grasya, talagang matatamaan tayo. So, ano ang gagawin natin? I-surrender po natin. I-renounce po na, i-break po natin. Nandun yung prayers, nandun sa FB ko na po. Pinost ko na po, paano mag-break ng mga ganyan. Just scroll na lang po, hanapin nyo po. Kasi, or just message na lang, ipapasa po sa inyo. Kasi importante po to na ma-renounce. Ang total renouncement po talaga, ang pinaka-essence ng renouncement is huwag mo nang gamitin, huwag mo nang ulitin. I-renounce mo through mayroong ritual sa prayer, tapos huwag mo nang ulitin na gamitin yung mga ganyan, pati yung crystals. Yung crystals nga, yung sabi nila, doon makikita nila ang ano, doon makikita nila ang future, kasama na din yan sa evil eye. Kaya nga, connected din yan sa divination. Lahat ng mga yan, sa spirits of divination po yan. So, i-renounce po, i-break ang mga ganyan, kung maniwala siya sa catechism. Pagka hindi na po, huwag nyo na po. Hayaan nyo na lang po kung ayaw nyo talaga. Tapos kung meron tayong solusyon yan, bigyan natin sila ng pagkain na meron exorcism oil. Tsaka pag yung pagkain nila, pagka nagsabi ka na catechism, ma-open yung ano nila, yung mind nila. Yan dahil ang daming mga unclean spirits, sila po ang dahilan kung bakit hindi naniniwala yung tao, matigas yung ulo nila. Yun lang po, bro, John Ray. Ayan, maraming salamat, Balura. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.